Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Dr. Carien Gulay-Carvajal, isang pediatric rheumatologist. At ating pong tatalakayin ngayon ang tungkol sa kalusugan ng buto ng mga bata. Ngayong Bone and Joint Awareness Week, nagkagalak ako at nagkaroon ako ng pagkakataon na magkabayan at matulungan ng ating mga kabataan na magkaroon ng malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na buto. Ano ba ang pwede mangyari kapag ang isang tao ay may mahinang buto? Kapag hindi matibay ang iyong buto, ang risk na ikaw ay mabalian ay mataas. O maaari kang magkaroon ng kondisyong tinatawag na osteoporosis sa kalaunan. Ang osteoporosis ba ay di maiiwasang proseso o parte talaga ng pagtanda? Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkakaroon ng osteoporosis ay maaaring mag-uugat pa mula pagkabata at ito ay maaari mong maiwasan. Sa katunayan, ang bone mass na naipon natin mula pagkabata ay importanteng determinant sa kalusugan ng ating buto sa ating pagtanda. Ang mineral deposition sa buto ay nag-uumpisa mula sa third trimester o ikatlong huling bahagi ng pagbubuntis. At ito ay tumataas ng 40 times mula sa ating pagkapanganak hanggang tayo ay umabot sa hustong gulang. Ang pinakamataas na antas ng pagtibay ng ating buto o peak bone mass ay nagaganap sa loob ng panahong nakakamit natin ang ating katangkaran or peak height velocity. Ito ay sa mga edad na 12 para sa babae at 40 naman sa mga lalaki. Sa edad na 18, halos 90% ng tibay ng ating buto ay atin ang naiipon. Kung kaya, sa panahon ng kabataan or childhood, pagdadalaga o pagbibinata or adolescence, ay mga kritikal na panahon para sa pag-iimpok ng tibay ng ating mga buto. At kung magkakaroon ng mga kondisyon na maaaring makadlang sa proseso ito, sa mga kritikal na panahon ito, maaari itong magpataas ang tsansa o risk na humina ang buto nila sa kalaunan. Paano natin mapapatibay ang mga buto ng mga bata? Una, sapat na calcium intake. Ang calcium ay napakahalagang sangkap sa pagbuo ng ating mga buto. At ito ang rekomendadong pangangailangan ng calcium ng mga bata. Ang calcium ay matatagpuan sa iba't ibang pagkain, pero ang gatas at iba pang pagkain gawa sa gatas ay ang pangunahing pwedeng pagkuhanan ng calcium. Suriin mabuti ang listahang ito. Sa bawat 8 onsa o 240 ml na gatas ay naglalaman ng halos 300 mg na calcium. Ang calcium na kailangan para sa mga edad na 10 hanggang 18 ay 1,000 mg kada araw. Ibig sabihin, kailangan nila uminom ng 3 beses o higit pa ng 8 onsang gatas kada araw. Ngunit ang ibang adolescent ay umiiwas uminom ng gatas sa paniniwalang ito ay nakakataba. Kung iyon ang iyong inaalala, maaari kang uminom ng gatas tulad ng skim milk dahil ang isang 8 onsang skim milk ay di naglalaman ng fat or taba at halos 80 kilocalorie lamang ang laman nito katumbas ng calorie content ng isang mansanas. Samantala, ang isang lata ng soda na madalas pinipili ng mga adolescent ay naglalaman ng 140 kilocalories. Ang taas, di ba? Maliban dito, ang gatas ay mayroong protina at ilan pang importanteng nutrients katulad ng vitamin D, phosphorus at magnesium. Lahat ng ito ay importante sa kalusugan ng kanilang mga buto. Ang calcium ay matatagpuan din sa iba't ibang pagkain tulad ng mga ito. Tignan maigi ang calcium content ng bawat pagkain. Sa tingin niyo, sapat ba ang calcium intake ng mga anak ninyo?
Pangalawa, sapat na vitamin D intake. Ang vitamin D ay fat-soluble hormone na kailangan para sa pag-absorba at paggamit ng ating katawan ng calcium. Kung wala ang vitamin D, 10 to 15% lamang ng calcium mula sa ating mga pagkain ang maabsorb ng ating katawan. Ito naman ang rekomendadong pangangailangan ng mga bata ng vitamin D. Ang vitamin D ay matatagpuan sa iba't ibang pagkain tulad ng mga ito. Tignan maigi ang vitamin D content ng bawat pagkain. Sa tingin mo, sasapat ba ang kinakain mga bata para sa kanilang pangangailangan sa vitamin D? Pangatlo, sapat na pagpapaaraw. Maliban sa mga pagkain, inumin na banggit, tayo din ay maaaring makakuha ng vitamin D mula sa araw. Ang sinag ng araw kapag tumama sa ating balat ay napoproseso para makabuo ng vitamin D. Ang dami ng vitamin D na nakukuha natin sa araw ay depende sa latitude kung saan ka naroon, kulay ng balat, paggamit ng sunscreen, at oras ng exposure natin sa araw. Sa pagitan ng 10 to 3pm sa panahong maaraw, magkakakuha tayo ng pinakamataas na vitamin D mula dito. Para sa mga light skin, kapag nasinagan ng araw ang kanilang mga braso, mga binti or hita ng 5 hanggang 15 minuto, 2 hanggang 3 beses kada linggo ay makakapagbigay ito ng 3,000 IU ng vitamin D. Para sa mga may medium skin pigmentation tulad ng karamihang asyano, kailangan natin ng 3 beses na mas matagal na pagpapaaraw. Para sa mga may dark skin pigmentation, kailangan naman ng 6 to 10 times na mas matagal na pagpapaaraw. Ang kakulangan sa vitamin D ay madalas na nangyayari sa mga taong naninirahan sa mga bansa sa hilaga, mga taong may dark skin, at kung kulang iyong pagpapaaraw. Ang mga kabataan at adolescents ay madalas na naglalagi lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Kung sila ay lalabas, ay minsan naglalagay pa sila ng sunscreen. Dahil sa ganitong pagpapa na pagkuha ng vitamin D sa araw, ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa vitamin D ay magiging napakahalaga. Pang-apat, mag-ehersisyo. Katulad ng mga muscles, ang mga buto ay tumitibay kapag ito ay ginagamit natin. Para sa mga bata, malaking tulong ang ehersisyo sa aspetong ito. Ang mga aktibidad na nakakapagpatibay ng mga buto or bone strengthening activities ay mga aktibidad na nagbibigay ng puwersa sa ating mga buto na nagsusulong ng pagtibay at paglaki nito. Ang mga halimbawa nito ay ang paglalakad, pagtakbo, jumping rope, aerobics, pagsasayaw, gymnastics, paglalaro ng tennis, basketball at soccer. Para sa mga edad 3 hanggang 5 or preschool age, ang malayang paggalaw at aktibong paglalaro ang pinakamabisang uri ng gawain physical. Hikayatin silang maging aktibo sa buong araw. Para naman sa mga edad 6 hanggang 17, kailangan nila ng 1 oras o higit pa na moderate or vigorous intensity physical activity kada araw. At sa 3 araw o higit pa, dapat may mga bone strengthening activities. Kahit ang mga gawaing bahay o laro na may gantong aktibidad ay pwede mo ding isama sa 1 oras kada araw ng physical activity na kailangan nila. Tandaan, ang mahabang panahon na sila ay nakaupo ay may negatibong epekto sa kanilang kalusugan. Sa tingin mo, sapat ang physical activities ng iyong mga anak? Ano-ano naman ang mga bagay na dapat iwasan? Labis na timbang. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at ehersisyo, maiiwasan natin ang paglabis ng kanilang timbang. Ang paglabis ng timbang kasi ay nagbibigay sa kanilang namang lakas na peligro or risk na magkaroon ng mababang vitamin D sa katawan.
Ito ay sa kadahilanan ng pagsamsam or sequestration ng mga taba or fat tissues ng vitamin D. Pag-inom ng soda. Sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng soda sa halip na gatas ay nagiging hadlang para makamit ng mga bata at adolescent ang mataas na intake ng calcium at vitamin D. Tandaan, ang pag-inom ng soda ay walang benepisyo sa ating kalusugan, kaya mainam na ito ay iwasan. Mababang protina at mataas na sodium sa pagkain. Kapag ang kanilang mga kinakain ay kulang sa protina o mataas sa sodium content, ito ay nagdudulot ng mababang calcium retention sa kanilang katawan. Ang paninigarilyo, pag-inom ng mga inuming may caffeine, at pag-inom ng alak ay nauugnay sa mababang bone mineral density or BMD. Ang BMD ay sumasalamin sa estado ng tibay ng kanilang buto. Ang pagkakaroon ng mababang BMD ay nauugnay sa pagkakaroon ng mahinang buto. Kaya mga ito ay dapat iwasan ng mga kabataan. So ano nga uli ang mga paraan para maging matibay yung buto ng mga bata? Sapat na calcium at vitamin D intake, sapat na pagpapaaraw, pag-ehersisyo, pag-iwas sa soda at pagkain mataas sa sodium, pag-iwas sa paninigarilyo, pag-iwas sa pag-inom ng inuming may caffeine. Mga mommies, tandaan, buto ng mga bata ay hilalahanin, ayun pa lang ay patibayin natin. Salamat sa pakikinig!